Yo, what's up brothers? Welcome back to my channel. Medyo matagal-tagal din tayong naka-upload. And ngayon ay ang topic natin ay kung paano ko ginawa itong sa engine support na EHI brothers. Kasi sa totoo lang wala tayong mabiling EHI na pwede dito sa engine support niya, dito sa chassis konektado sa makina. So wala tayong mabibili niyan na axle. And ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag do it your own. So sa pamamagitan ng pagpapamachine brothers. So ayan na. Ang target natin ngayon ay kung paano ko to ginawa. At saka itong axle na nandito sa umukonekta sa ano brothers, sa swing arm. And ito na nga yun. So ayan na. Ito yung axle na do it your own axle ni Tribes. Dito kay Tribes brothers. And ito ang pagkukunan natin ng sukat or gagawin natin guide para dun sa gagawa sa machine shop. And ito na yung stock na axle dito sa kanyang engine support. And ito na yun, hindi pa ito na machine, kitang kita nyo naman na stock lang. Oh, di ba? So ngayon, bago ang lahat ay siyempre, nabalitaan natin brothers, dito sa amin ay magkakandak ng motor show ang president ng PSST or Pulumulok Saksak Sinagol Team. Pero exclusive lang sa Pulumulok area brothers, kasi nga alam nyo naman ang panahon ngayon, pandemya. Ne-prepare natin si Tribes at saka si Tommy. Try nating isabak. Saka yung sa kaibigan ko na si Ernst Mejia. Yung RS125 na pinagkatiwala sa akin. And ngayon ay siyempre ginagalaw na natin to brothers. Tinatrabaho na natin. And bibigyan ko kayo ng guide. So ngayon ay tuturuan ko kayo kung gaano kahaba yung puputuli natin. Ayan. Pero bago naman yan brothers, siyempre intro muna tayo. Intro. And ito na brothers, nagbabalik. Ayan. So ngayon brothers ay may nagre-request kasi nito no, kung paano ko raw ito ginawa. Yung mga do it your own natin na mga axle. And syempre papakita ko rin sa inyo mamaya brothers na itong tipos ng RS125. Alam nyo naman kapag RS125 flat lang siya. Ayan. So buti na lang nakahanap tayo sa mga kaibigan natin na mahilig sa mga trail mga motor, akyat bukid. So marami silang ganito brothers. Ayan, pang XRM. Diba ang pagkakaiba nila sa XRM 125 ay ayan. Diba curve siya brothers. Di kagaya nitong RS125 na plain lang. Ang kagandahan kasi dito sa ano brothers, sa XRM 125 ay naka-curve na siya. Yung harness natin na mga wire dito natin idadaan. At saka pwede ka ring ano maka-lowered. Dagdag siya brothers, makadagdag siya sa lowered ng motor. Kasi nga yung gulong may ano pa siya dito, may allowance para sa lowered niya. Hindi kagaya ng RS125 na ano lang siya, plain. So dito dadaan pa yung wire dito sa ilalim. Tsaka kung maka-lowered ka, 'di ba? Pansin niyo naman kung diyan na talaga siya, brothers, di kagaya nito na may style siya. Tsaka maganda siyang tingnan. Ang pagkakaiba lang talaga nila ay ito lang, for tapos mabigat lang tong XRM125, mabigat siya, di kagaya ng RS na ang gaan lang, brothers. So mamaya dadalhin ko to sa machine shop and papalitan ko tong sa RS125, papalitan ko ng
XRM125 kagaya kay Tribes. Kasi si Tommy ay RS125 talaga. So sa kanya to. Ito lang babalitan natin. And ayan ah. And ito ang axle ng kumukonekta dito sa tawag niyan ng swing arm. Ayan. May guide na ako dito na puputulan. Ayan, brothers. Doon sa mga hindi gagamit ng shifter, depende naman kasi yun, brothers. Kapag gagamit ka ng shifter, syempre, ang shifter kasi dito naka-attach. Di ba? Pero kung, alam mo, kung mag-shifter ka, konti lang yung gagalawin natin o kukunin natin dito, brothers, kapag mag-shifter ka. Pero kung stock shifter lang yung gagamitin natin, pwede kang magbawas hanggang dito. Ayan. Tapos palalagyan natin ng kagaya nito, brothers. Pinalagyan ko ng thread. Pina-retread ko lang dito para pasok, pwede natin ipasok kung 6mm. Ayan, pwede natin pasukan ng 6mm para sa kanyang lock, para malinis tingnan. Okay. So, kagaya nito. Dito ay pabubutasan din natin. Palalagyan natin ng thread para pwede natin pasukan ng 6mm para pang lock. And dito naman, hindi ko ito gagalawin, brothers, dito na area. Kasi kay Tommy ay hindi ako gagamit nitong ano, kasi service type nga. Hindi tayo gagamit ng ganito, itong shifter na single shifter. Yung stock lang gagamitin natin. Kay Tommy kasi nga service type lang. And then ngayon, hindi ko ito papababasan. Kasi sa totoo lang, dito lang talaga yung, di ba, ito yung lock ng swing arm. So dapat babawasan natin ng dito sa gitna para papasok yung nut, tapos lock sa dulo. Pero itong gagawin ko ay hindi ko lalagyan ng hindi ko to puputulan, brothers, kasi para may allowance ako dito sa bracket para sa kanyang tambutso. 'Di ba? Kasi maglalagay tayo ng tambutso dito natin i-attach. Pero dito sa kanya, dito sa kabila, siyempre babawasan natin. And ito yung babawasan natin, brothers. Ayan. May guide ako rito, brothers. Ayan. Kung susukatin natin sa ating kuko, sa kuko lang siya, brothers. Diba? Babawasan natin. Sa kabila lang. Okay. So, yun ang gagawin natin. And dito naman, same lang sa axle. Do it your own pa rin to, machine shop. And same din dito. May guide din ako rito, brothers, na nilagay. Wait lang, hanapin ko lang. Oh, ito na. Okay, kitang-kita nyo naman yung guide, brothers. Ayan. Ito. Tapos kung sa kuko natin siya ibabase. So ayan lang. Hindi siya umabot ng kalahati sa kuko ninyo. Yun lang dito sa engine support na axle. Okay. And then ito, papabawasan natin sa ito yung papabawasan natin. So kung ayaw nyo ng ano, brothers, kung di nyo gustong tanggalin na lang to dito sa dulo, ito na lang papaputol natin. Pero kaso lang, baka ma-short na siya. Kasi sinukat ko naman dito. Pwede pa rin siya, brothers. Ayan, pwede pa rin siya. Ayan, pwede pa rin siya. Puputulin na lang to dito, brothers. Tapos, pa-retrade na lang to dito na part. Hanggang dito. Pa-retrade. Tatanggalin na lang to. Okay. So, yun na lang ang gagawin natin. Kasi, nakalimutan ko na kasi yung ginawa ko dati kay Tribe. Kasi matagal na rin. And, ayan. Pwede siya. Pwede siya, brothers. Okay.
So ayun na lang ang gagawin natin. Kakat na lang natin to para hindi na mahirapan sa machine shop. Dito talaga, sagad talaga dito na part. And magre-retrade na lang tayo rito. Dito na area, magre-retrade tayo, brothers. So ayan na. And naka-ready na. And bibili tayo ng axle para kay Tommy. Diyan lang sa mga motor parts. Diyan lang tayo bibili and papamachine na din. Okay. And paalala lang, brothers, kapag gagawa kayo ng ano, nitong axle na do it your own, ganun pa rin yung gagawin natin kasi parang ganito naman yung stock axle. Putulin lang natin 'to and then retrade lang. Pero bago kayo mag-retrade, syempre isipin nyo muna kapag maglalagay kayo ng swing arm na ganito plus 2, kasi magkaiba talaga sila sa stock, brothers, magkaiba ng sukat, hindi sila magkapareho. Kaya ang gagawin nyo ay susukatin nyo talaga. So ayan, sinukat ko na talaga tong plus 2. Ayan, ayan na siya. Basta sukat lang o sa harap, sukatin nyo rin para siguraduhin nyo, kasi brothers, na siguraduhin nyo talaga na yung bolt natin ay yung nut natin, hindi lang. Siguraduhin natin na yung nut natin na ilalagay siya na, brothers, matigas. Kasi hindi masyadong ginagamit. Basta sisiguraduhin lang natin, brothers, na itong thread niya hindi siya aapaw rito sa nut, sa lock ng nut. Kasi pangit siyang tingnan kapag maglalagay kayo ng lock dito sa ng lock dito, na pangit siyang tingnan kung nakaangat siya ng ganyan. Di ba? Dapat 0-0 talaga para maganda. Okay lang siya ma-short. Okay lang naman 'yun pag ma-short dito sa ano. Basta naka-ano na siya, naka yung sakto talaga yung ano niya, brother, sa dito sa swing arm para iwas sa disgrasya. Okay. So, pasensya na sa explanation. Pero kayo na lang ang kayo na lang umintindi, brothers. Okay. So ngayon dadalhin ko to sa machine shop. And update ko na lang kayo sa ano, sa tawag nito. Kalalabasan nito, brothers. Okay, update ko na lang kayo and basta ngayong 15 abangan nyo. May motor show tayo. Nasa salihan, sana ay matapos natin to si Tribes. Marami pa talaga tayong gagawin dito kasi papalitan pa natin ng kulay. Marami pa, brothers, kaso lang hindi ko talaga maano ngayon eh, ma tawag nito, matrabaho agad-agad kasi nga marami pa tayong ginagawa aside sa ganito. Sa pagbablog, syempre priority naman natin yung shop kasi marami ding umaasa sa akin, brothers, sa mga services. Yung iba ko na nga napapabayaan ko na dahil sa sobrang busy. Hindi na talaga kaya kasi nga tayo lang. May mga alalay tayo pero doon lang sila nakapuko sa shop. So ayun lang, brothers. Update ko na lang kayo pag matapos na tong gagawin natin. And then sa shout out, so abangan nyo lang, brothers, ang shout out ko doon sa, kasi hindi ko pa na-edit dito sa ano natin, do it your own na caliper. So shout out ako, pero unahin ko muna tong i-upload kasi nga wala pa akong upload. And doon lang tayo magsha-shout out, brothers, kasi nga ito mabilisan lang tong vlog. Doon sa mga humihingi ng ano tulong dito sa axle na part. So alam naman natin na maganda talaga kapag budget meal and presentable siyang tingnan. So ayan ang finish niya, brothers. O diba? Finish na niya. Finish na niyan.
Okay. And then yan yung extension natin na 1 inch dito sa ating Chayo suspension. Ayan na, magulo pa talaga brother, sa gulo pa ng motor. Kasi nga wala tayong saktong oras. Kumbaga ano lang, spot-spot lang kasi yung mga ginagawa natin. And ngayon, thank you for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Brothers, sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And marami pa tayong i-upload next time. And gawa natin yung paraan, gawa natin yan ng paraan para maka-upload tayo ng maraming video. And salamat sa walang sawang pagsuporta. And till next time, brothers. And marami pa tayong i-upload. So, sundan nyo lang ako sa aking mga video. Pasensya na kasi minsan lang tayo makapag-upload. Kasi nga may mga ano pa talaga tayo brothers. May mga obligasyon and alam nyo naman yung mga lugi natin sa pandemya. Kailangan nating duplikayod para siyempre para maano natin yung malagpasan, malampasan. Okay? So till next time brothers and see ya.